Nakaka-disappoint. Pero lesson learned to, guys. Hello my dear, welcome back to my channel. I'm Marvin. And kung bago ka pa lang dito, please hit the subscribe button dyan sa baba. And yung notification bell sa tabi nun para ma-update ka whenever I post a new video. So para sa video natin ngayon ay mag-unboxing tayo at mag-haul ng mga pinamili ko sa Lazada and Shopee noong 11-11, noong November 11. Opo, alam ko po na sobrang late na nitong video na to kasi December na, magpapasko na. Pero, ayun nga, since hindi naman... Lahat na deliver ka agad, inintay ko pang makompleto. Tapos, medyo busy din ako. Kaya... ngayon lang ako nakahanap ng time para ma-film to. Diba, ang dami kong mapalusot, diba? So, if you're interested, just keep on watching and let's get right into the video. Ay, nag-guess, pasensyahan nyo na po ang itsura ko ngayon, ano? Ayan, yung eye bags ko. Ang itim-itim, laki ng eye bags at ang pangit ko ngayon kasi... pangit lang talaga ako, ganun lang yun. Tapos, ito na naman saat ko, favorite. Favorite. Ay, maglalalabahan ko naman po yan, ano? Kahit pa ulit-ulit kong sinusuot. So, ayun na nga guys, ang dami ko nang dada. So, simulan na natin. So, bago pa tayo mag-umpisa guys, isang tip lang, pag mag-online shopping kayo, gamit muna kayo ng Shopback. Hindi to sponsored or anything, pero ginagamit ko talaga siya. Kasi, may mga cashback kapag nag-shopping kayo. Sa kung saan, marami silang mga partner. Ano, hindi to sponsored, ha? Hindi po talaga to sponsored. Pero ayan, tingnan nyo yung laman na ng cashback ko. Naka 291 na siya. Sa mga binili ko pa dati, tapos kasama tong mga pinamili ko ngayon sa Lazada and Shopee. Ayun, sa baba, ilalagay ko yung sign up link. Mag-sign up kayo para may 100 pesos na kagad kayo sa Shopback. O, diba? Sign din yung 100 pesos, ako may magta-300 na yung pera ko sa cashback. So, saan ka makakakuha ng ganyan, diba? Ngayon, i-compare din natin yung mga pinamili ko sa Lazada and Shopee. So, unahin ko muna guys yung mga items na nabuksan ko na at ginamit ko na kasi hindi na ako makapaghintay. Sa unang-una... ay itong hydro flask na 32 ounce. Oh, I'm so sorry. My family. Ito yung isa sa pinaka gusto kong nabili ko sa Lazada ko pala to. Unahin ko muna yung sa Lazada guys, sa puro Lazada muna to. So nabili ko to for 2116. So i-flash ko na lang dito din yung mga prices. Ang regular price nito mga nasa 25 guys. So ang laki ng natipid ko. So ito pala yung balot niya. Ayan. Diba, balot na balot siya dito. Daming plastic. Tapos ito yung eco bag niyang kasama. Nakalagay, repurpose me, recycle me. So i-re-purpose po natin to. Gagamitin ulit natin. So bawal itapon. Matagal ko nang gustong bumili ng hydro flask. Ayun, parang hindi na tayo bumibili ng mga bottled water. Kasi... may mga ano yun, mga single-use plastic. So, para nakatipid ka na, nakatulong ka pa sa environment. Saka sobrang tagal niyang mawala yung lamig. So, pag nilagay mo siya ng tubig na may ice, ang tagal mawala ng lamig niya. Kinabukasan, malamig pa rin yung tubig niya sa loob. So, galing lang. Kahit anong reusable water bottle, okay lang. Pero, gusto ko lang to. Kaya lang. Bakit ba? Second natin na nabuksan ko na rin itong Colgate Bamboo Toothbrush. Kung mapapansin nyo pala, itong mostly sa mga binili ko ay mga eco-friendly na mga items. So, nagbabagong buhay na po tayo na para sa environment natin. Dalawa yung laman niya. Magkano ko ito binili? 197 lang siya. Tapos dalawa yung laman niya. Ito yung itsura. Yung isa ginagamit ko na nasa CR. So, ito yung itsura niya. Slim tip ba tawag yan? Basta, ganyan siya. Tapos bamboo yung body niya. So mas okay kung ganito, at least sustainable siya, mas eco-friendly. And yung packaging din niya, guys. Ang ganda kasi made out of paper siya. So mas sustainable siya. Kaso nga lang, syempre dahil online ko 'to binili, ay ito yung naka-plastic pa rin siya. Ang ironic lang. Tapos next naman natin ay itong buksan natin. So ito guys, Culture Reset. Dalawa yung binili ko, 160 pesos ang isa. Papakita ko sa inyo yung laman. Alin ba dito ang gagamitin ko? Para mas gusto ko tong medyo beige ng konti. Ito, tingnan natin, baka i-gift ko or giveaway. Gusto niyo ba? Comment down below kung gusto niyo i-giveaway ko to.
So, tingnan natin tong isa. Ito yung gagamitin ko. Ayan, so canvas. Canvas yung material niya. Tapos, sa loob. Wow! Cute! So, sa loob niya guys, meron tayong spoon. May fork. May knife. Meron tayong chopsticks. Meron tayong bamboo straw. And may kasama din siyang brush for the straw. Ayan. So actually meron naman akong ginagamit na metal straw, pero baka isingit ko na lang siya dito. So ang cute na guys. So para hindi na tayo gumamit ng mga disposable na mga spoon and fork, ganyan, mga single use cutlery set. So mas okay itong ganito guys, kasi maliit lang naman siya. Sobrang mafi-fit mo siya kahit maliit lang yung bag mo. Ayan, no, ganyan lang siya kaliit guys. Tingnan nyo. So, lagi ko na itong dadalhin kapag nakabag ako. Para, you know, save the environment. Hashtag for a brighter future. Ano daw? Pero nga guys ha, seryoso yun. Mas okay kung iiwasan na natin as much as possible yung mga single-use plastics. Okay. So, ito naman yung next natin, guys. Ang laman nito ay mga skincare products. May freeing, ano. So, ito ay, tingnan nyo, sobrang feeling ko unnecessary na sobra-sobra yung bubble wrap niya. Minsan nakaka-enjoy siyang putok-putokin, pero pag naisip mo, di ba, sobrang hindi naman kailangan na naka-bubble wrap talaga siya na sobrang kapal na kapal, di ba? So, ano lang, thoughts ko lang, di ba? Di ba, ang dami. Ang daming bubble wrap para sa isang item. So, itong una guys ay Claire's Vitamin C Serum ata to. So ano lang to, sinadjust lang ng kaibigan ko. Bumili naman ako kasi nakita ko naka-sale. Ito siya. Ayan, aba, holographic pa. Maganda daw to sa mga pang brighten ng skin, tapos pang tanggal ng mga pimple marks, mga ganun, mga dark spots. So, tignan natin. Tapos ito namang isa. Etong ayan, liit lang pala nito. Laneige na sleeping mask. Lip sleeping mask. May ganito na ako dati. Napakita ko na sa ibang video dati. Madalas nagda-dry yung lips ko. So, gumagamit ako nito. Pero mas maliit lang tong nabili ko ngayon. So, by the way, ito palang serum na to guys ay 960 pesos. Alam ko nasa 1K plus to yung regular price niya. So, dahil sale, mas mura ko siya nakuha. Tapos ito naman na sleeping mask na to ay 138 pesos. So ito naman yung sunod guys. Ang laman nito ay ano nga bang tawag dito? Wait lang, check ko. Camera flash bracket hot shoe arm bracket tripod stand holder. Ang haba ng ito siya. Para to sa ano ko, pag nag tripod tapos maglalagay ako ng mic sa gilid. Basta insert ko na lang siguro dito yung sample picture ng setup. So, ayan siya. Ito ay 109 pesos lang. Mura niya. Ang mura. Kasi nakikita ko sa iba ito mga 400, 500. So, 109 ko lang siya nabili. Ayan. Hindi ko alam kung bakit ko binili ito. Shades. Ano naman tawag sa shades na to? Ano ba naisipan ko ba't ko binili to? Pang props, pang costume, pang TikTok, kung ano man. Basta. Lalang, cute niya lang. So yun guys, lahat ng nabili ko sa Lazada ngayon naman ay mag-open na tayo ng mga items galing sa Shopee. Let's go! Ah, okay. Ang laman nito guys ay reusable cotton rounds. Ang lalaki pala niya. Ayan, ito siya guys.
So ito guys, ay nabili ko for 195 pesos. Ilan ba laman ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pieces na cotton rounds. Again, para maiwa, para mabawasan na yung mga disposable na ginagamit natin. So syempre pang ano to, pang paglinis ng mukha, paglagay ng toner. So although may ginagamit pa ako ngayon na cotton rounds na disposable, so ubusin ko muna yun kasi syempre sayang. Tapos gagamitin natin to para less waste. So ito naman guys yung next item natin, medyo maliit. Ito natin, buntingin ko lang guys. So ito yung laman niya. Ang laman nito guys ay floss, dental floss. So ito siya. O diba, at least mas konti yung plastic na ginamit sa kanya. Pero may plastic pa rin. So, bango. Ito yung itsura niya guys. May floss sa loob, tapos dyan siya lalabas. So refillable naman tong loob niya, yung floss. At least ito guys, less plastic or halos, diba, walang plastic dito. So mas eco-friendly siya compared dito sa ito yung mga ginagamit kong floss dati. Ito yung sa Watson's. Ayan, pero walang tong laman, ubus na to. Tapos ito naman yung ngayon, Colgate. So halos lahat siya plastic yung lagayan. Ito, mas okay to. At ang bango niya. And I guess, ano to, ano bang description niya? Nakalagay dito, bamboo charcoal, biodegradable, eco-friendly floss. Nakuha ko lang to for 129 pesos and I guess sulit na siya for the price. So yun guys, ang last item natin na nabili sa Shopee ay itong ang laki. Ito yung pinakamalaking item na nabili ko. Medyo isang malaking kalokohan po na binili ko ito, ano, kasi niloloko ko lang po ang sarili ko. So, bumili ako ng ng mask. Eh, hindi naman ako nag-gym. Alam niyo guys, bumili na rin ako nito dati. Pero hindi naman ako nag-gym. So, naano lang siya. Nasira lang. So, bumili na naman ako. Kasi feeling ko, sisipagin ako mag-gym. Pero, hindi tayo sure doon. Pero, tingnan natin. Pero maganda siya kasi may free siyang tumbler. Ayan, pang protein shake, mga ganon. So, nabili ko to guys for 1,620. Sa mga outlets ay mga nga nasa 1,800. Tapos wala pang ganito. So, nakamura naman ako. Pero tingnan natin kung magagamit ko ba siya or niloko mo lang ang sarili mo. Niloko mo lang ang sarili mo. Bin. So, ayun guys. Yun lang lahat ng pinamili ko. And ayun. Kukuda lang po ako ng konti, ano. Although, nakamura ako, natuwa naman ako sa mga binili ko. Pero at the same time, nakaka-disappoint. Kasi, sobrang dami kong plastic waste. Ay, okay, sobrang ironic lang kasi yung mga pinamili ko ay mga eco-friendly items. Pero, ang dami ko pa rin namang waste. Diba? Pero lesson learned to guys na hindi lahat eh dapat online natin binibili. So kung meron namang malapit na hindi nagkailangan gumamit ng mga ganitong plastic bags na unnecessary para sa ibang items, doon lang tayo bumili. So hindi ko naman sinasabi na huwag tayo mag online shopping, pero maging responsible lang tayo doon sa mga binibili natin. Saka ang bilhin natin yung talagang gagamitin natin, okay? Tapos yung mga plastic waste natin na ganito, itapon natin ng maayos sa tamang tapunan. Okay. Okay. So yun guys, saan nga ba mas okay mamili? Sa Lazada ba o sa Shopee? So well, depende naman yan. Pero mostly ako, sa Lazada ako halos bumibili. Dati. So ngayon, although may mga nabibilit na ako sa Shopee, pero siguro mas nasanay lang ako sa Lazada or whatever. Pero based sa experience ko rin ngayong nung 11-11, mas, well, may kanya-kanya silang advantage eh. So yung sa Lazada, mas convenient magbayad at siguro mas mabilis dumating yung mga items. Yung sa Shopee naman, marami silang free shipping.
So, nakakatipid din kayo doon. And, ayun lang. Yun lang, medyo yun pa lang yung nakita kong advantage nung sa Shopee. Yung mga free shipping. So, makakatipid ka talaga. Kasi, medyo nahasa lang ako magbayad nung sa Shopee kasi ayaw nung sa card. So, ang naging option ko nun ay magbayad sa SM. So, medyo nahasa lang ng konti. Pero, ayun, nasa sa inyo na yan. Depende sa preference nyo. Kung mas prefer nyo ba yung convenience or savings. So, ayun. So, dahil nga medyo na-disappoint ako sa dami ng plastic waste ko na naman ngayon, babawi po ako. Soon, gagawa ako ng iba pang mga videos about sustainable lifestyle para, you know, to raise awareness na rin about our environment and how we can lessen our plastic waste or how we can lessen our waste in general. Before natin i-end tong video na to, mag-shoutout muna tayo sa ating mga viewers. Shoutout kay Lance Amper. Shoutout to Mary Jane Solidor. Shoutout to JB Ocampo. Shoutout to Lloyd Luis Malabanan and Arnel Asilo de la Roca. So shoutout sa inyo. Thank you so much guys for watching. So kung nagustuhan nyo tong video na to guys, make sure to give it a thumbs up. I-like nyo yan sa baba. Of course, huwag nyo akong kalimutan i-follow sa aking mga social media accounts sa Instagram saka sa Twitter. Ito po yung username ko. So, ayun, mas madalas ako nag-update dun sa everyday life ko, sa stories, ganyan. Tapos i-follow nyo rin yung ating Facebook page. May Facebook page tayo. So, that's it guys for this video. Thank you so much for watching. Bye-bye! Ano ba yan? Ang init!